mga bagay na sa tingin ng tao ay napakahirap po unawain, intindihin, di po ba? O mga bagay na mahirap na yung parang angkinin dahil parang napaka-imposibleng mangyari. Pero hayaan po natin as we listen to God's word this morning that the things that we consider impossible will be possible. Ay pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Sa ngayon pa lamang ay ramdam na po namin ang iyong pagpapala at pagbubuhos, Panginoon, ay masaganang biyaya sa bawat anak mo. At sa kabila ng kaabalahan, O Diyos, they didn't even forget, Lord God. They didn't even forsake the assemblies of the righteous. Na sinabi mo, huwag namin kaligtaan ang pagtitipon-tipon gaya na ginawa ng mga naunang mga anak mo, Panginoon, sapagkat sa ganitong pagtitipon, kami napapalakasan, kami na napapatatagan, Panginoon, sa pamamagitan ng mga testimonies that we hear from our co-fellows, Christians, O God, and even as we listen to Thy Word. Salamat, Panginoon, at ang iyong salita ay matagal niyo na pong pinagpala. We receive Thy Word in Jesus' name. Amen. Amen. Impossible. Possibility. Pero ang word na impossible, yan, balik mo kuya, ulit yan. Ang impo, it is not a word. It is a prefix. Mga hindi sila kompleto ng salita na idinutugtong sa salita para magkaroon ng panibagong kahulugan. Okay? So, in means not. Okay? So, kung yung possible, nilagyan mo ng in sa unahan, that means it is not possible. Okay? Hindi siya posible. Okay? Impossible. Not possible. Pero sa ating pong pag-aaral sa umaga pong ito, hayaan po ninyo that we will be encouraged through the power of God that everything that we desire or dream of in this life will be possible for we are serving the God of the impossible. Amen po ba? Kasi we have declared that 2018 is the year of the divine manifestation. Pero minsan you're quite doubting na, Lord, how will it come to pass? Parang napakahirap yata o parang napaka shooting star ng mga bagay na inaasahan ko. I want to give you a good news this morning that with God, all things are possible. Kagaya po ng opening verse po natin kanina, may mga bagay na, o maraming bagay na, imposible sa tao, pero pagdating sa Diyos, ito ay posible. God wants to encourage us this morning that you dream big, that you aspire big, that you plan for yourself in the future with your family big, something bigger because you are serving a big God. Amen po ba? So, this morning, nais ko pong tingnan natin the perspective of impossibility. Yan. Lagyan natin ng im. Na hindi ko kaya, hindi pwede, imposible. Okay? The perspective, when this is perspective, it means a point of view. Vista. Diba? Kahit malayo, napapalaki siya. Yung vista kasi it means parang perspective, a point of view or an outlook. Sa wikang Tagalog, ito po ay pagtingin o pananaw. Paano mo tinitingnan o paano mo, ano yung pananaw mo sa salita? That I will just be dealing with two perspective. Alam ko may idea na kayo kung anong perspective yun. Dalawang perspective lang yung pag-usapan natin this morning. The first, yan. The first perspective is man's perspective. Napaka-imposible na ako umaman kasi I am just a poor boy. Ako ay nanggaling sa isang mahirap na pamilya. Kaya nga, pipili na lang ako sa loto. Mahigit 1 bilyon ang mega jackpot. Grabe ang
Kailangan kami pumunta ng SM kasi nga nag-scout po kami ng place para sa graduation. By the way, congratulations po sa mga mag-graduate. Ay, hindi man ako mag-graduate, excited ako. Yung venue nyo pa lang, balibi ang inis. Ito yung aircon, grabe. Bakit na kami yung tonga nyo? Eh, tamang paus kinikilig. Amen? Confirm na po yun. Kasi nakapag-down na kami sa venue. Hindi, no? Tapos may cater pa. Wala na kang luluto. Wala na kang ligagay. Ay, sandali. Igigisa pa natin. Ganda kayo kasi that will be your day. Okay? So, galing na po kami doon, tapos napakahaba ng pila. Grabe ako, huhula ako kung saan ito papunta. Wala pa po yung iskot, alam ko na kung nasaan yan. Hindi po ako nagkamali. Sa loto po, grabe. Nga naman, 1 billion. Grabe, no? Bibili ako ng car park, bibili ako nasa sakay. Yun ang pangarap ko, yung mapatapos yung church. Pero grabe, sa sobrang blockbuster, sa sobrang haba ng pila, pati si Jollibee nakapila. Nakita niyo? Nakita niyo po yun? Si Jollibee nakapila, grabe. Sabi ko, talaga sobrang talaga blockbuster yung loto. Amen. So, there are many people who are parang lumalaban sa ganong kalakaran kasi nga parang kaya nga, Loto, mega job. 1 billion, no? Ito ata yung pinakamalaki, no? So far, ito yung pinaka mataas na mega job pa. Yun ang perspective ng tao, hindi posible. Hindi na mangyayari. Wala nang pangarap na magaganap sapagkat yung sitwasyon ko ay napakalayo doon sa pangarap ko. That is man's perspective. Tingnan natin to. There are at least 2 things in this life that are impossible. Nabasa ko po ito, that it is impossible to make a crowd walk straight. Nakikita lang po ba kayong talangka? Alam ko nakikita niyo yun kapag luto na. Hindi niyo makikita ang maglalakad po yan kasi luto na po yan. Pero, kung if you've been given a chance na mag-swimming sa beach, kasi sa beach, minsan nag-gugulan kami, mga humumpay, tapos biglang tumatakbo, hindi po sila tumatakbo ng pagano'n. Pamalas po sila maglakad. Pagano'n, keep on challenging yourself. Kung gusto sabihin, hindi ko kaya. Hindi ko magagawa. Kasi sabi ng Bible reading natin kanina, with those things that are impossible with men, those are possible with God. Yun ay posible sa Panginoon. Okay? Kaya nga, mga kapatid, nasabi lang, panagang posible sa ating Panginoon, kaya niyang gawin posible ang lahat ng bagay, for He is God. Siya ay Diyos. It is impossible that there is no way that the Israelites walk across the Red Sea on a dry land, on a dry ground. Makakatawid sila kung mayroon pong bridge. Pero kung tatawid sila na hindi mababasa, paano yung posible? Paano po yung posible? Panoorin po yung 10 commandments, ma-amaze kayo kung paano unti-unting mga, probably, syempre, ano na lang po yun, ginawa nila yung sa abot ng kanilang kakayahan na i-project nila, i-demonstrate nila kung paano nangyari. Pero, kung sa TV pa lang, amaze ka na, lalo na siguro sa totoo. Hello? Yun nga lang, magkaroon na 5 piso sa bulsa mo, pero wala ka namang pera. Gulat na gulat, oh! Grabe, hindi ko naman best game yan. Wala na akong pera. Kaya ka magtaka. O, bali ba na naman durukot ka, no? Magtataka ka, pero yung dagat. Tapos inangat ng Panginoon yung tubig. Kasi wala kang tulay.
pinatuyo ng Panginoon yung certain part na kung saan sila itatawid. It is so impossible with men, but with God, all things are possible. That making an axe head float. Ano po ako, bakit merong nag-float na? Gumagawa kasi sila ng kanilang matitirhan. Lumipat sila ng magbubara. Makikita ko ninyo ito sa 2 Kings, chapter 6. Lilipat sila, at dahil lilipat sila, mangutod lang ang tanamon. Nagpuputol po sila ng mga puno. Sa pagpuputol na, siguro somewhere, may tubigan. Nangyari dito sa akin ng linggo eh, dahil nagkutod kami dito ng halaman, pinagtatagal nila yung mga, pinagtatanggal po namin yung mga dahon. Nung makuputol na pinagtatanggal namin siya, kakanya ko pa mo ba, at talagang kabangan na rin ka, kutsilyo, sinula ko yung pupala. Gabi-gabi pa yun, kulay blue, tas kulay green yung dahon. Hindi namin, so, that is possible. So, while cutting trees, nahiwalay siguro siya at lumubog sa tubig. Ay, sabi niya, yung ulo na pala ko nalaglag. San banda? Doon po. Di ba matatanda mo kung san banda, no? Doon na magiging siya ng stick. After a while, gusto ko ba manood yun? Yung form galing sa ilalim, tapos unti-unting aangat. Pagka ibig sabihin doon, pagka lumulutang siya, mababa yung specific gravity. Ganun po yun. Kaya yung oil tsaka yung tubig, yung oil kasi mas mababa yung specific gravity sa tubig. Kaya walang oil na nasa baba, lagi yan maangan sa taas. Okay? Sipin mo, kung ano, di ba lang kasi yung specific gravity ng bahaw. Dati inaral namin yun, pero kung ano yung specific gravity niya, ibig sabihin mas mababa pa sa tubig. The specific gravity of water is one. Kasi yung oil na lang, 0.80 something. Ganun siya kaya mas magaan. Isipin niyo, naging gano'n yung specific gravity. Parang